So yun guys, ito na siya, ang liit. So timbangin natin. Ayan, pointers talaga, 0.34. 0.34 grams. Ayan. Hindi na masama. At least na may nakuha tayo. Ngayon, uriin naman natin kung anong karat to. Good morning guys, magandang araw. Continuation to ng video natin about gold recovery. Last time kasi nag-recover tayo ng mga gold sa board PCB substrate. And on the last part of the video is pinakita ko sa inyo yung finilter natin. At ngayon, ito na siya. Yan. So, ang plano ko noon is i-refine to using Aquaria. Pero na-trauma ako doon sa Aquaria, sa chemicals. ngayon, ang gagawin natin is tunawin na lang natin ito ng diretso. Hindi na natin nare-refine. So, tingnan lang natin kung may makukuha tayo. Kahit na medyo mababa yung karat. Pero, pagka mga ganito kasi, the lowest karat na nakuha natin minsan, pinakamababa ang 14K. Pero minsan mas mataas doon, naabot ng 18. So, ang gagawin natin is, ganoon na lang, diretso tunang na. Oh guys, let's go! Tumahan niyo ako. Gagawin natin guys, para hindi siya lumipad. Yan, painitan muna natin. Paikot yung ilalim. Ayan, paikot ng aso. Para pag uminit, malulusaw yung borax. Excuse me. Didikit na siya. Simula niyan guys, kailangan talaga dahan-dahan yung apoy mo. Kasi pag tinutok mo kagad yung apoy, doon sa item na tutunawin mo, pag ganyan sa kanipis, talsikan niyan, liparan niyan. Kasi may kasamang hangin yun eh. Ayan, ang ginagawa natin is, ay initan muna natin yung lagayan niya. Tapos na ihalong borax, para matunaw yung borax. Didikit yung mga yung item doon para hindi na lumipad.
parang hindi na siya tumalsik, hindi na lumipad. And then, i-coat natin siya ng borax para magdikit-dikit. Yun, tingnan natin kung meron tayo nakuha. Yun. Yun guys, oh. So yun guys, ito na siya, ang liit. So timbangin natin. Ayan. Pointers talaga, 0.34 grams. Ayan. So hindi na masama. At least na may nakuha tayo. So ngayon guys, uriin naman natin. Yun guys, nakita natin. Paglagay natin ng acid, then dito pa lang na-proof na natin na gold siya. Ngayon, gold siya, alamin natin kung anong karat niya. So, by using cigarette ash. Yun, nilagyan ni Albert. Then, i-ano natin sa water. So, eto siya. No, nilagyan na natin ng ash. Tapos, nilagyan natin ng acid at saka nilagay sa tubig. Kasi kung 14 yan, nawala na yan. Magiging puti. Mababawasan yung color niya. Pero, hindi nabawasan, meaning mas mataas siya sa 14. So, this one, no, medyo ano lang sa camera, nasa 16K siya. Pero hindi siya pasok ng 18. Kasi kung 18K, medyo ano yan, brownish na lang ito. Kasi ito medyo ano, lumampas siya ng 14, pero hindi siya umabot ng 18. So, that is 16 karat. Alright, hindi na masama guys. So, ang presyo ng 16 karat siguro, nasa 7 ganyan or 1.8 per gram sa ano yun, ha? Sa international market ganyan yung presyo na yun. Alright, so guys, yun, nagkaroon na naman tayo ng isang project, kahit na konti siya ito. .34 grams lang siya. Pero 16 karat. Yun. So guys, hanggang dito na lang. At sana nagustuhan nyo yung ating video sa pag-recover ng gold. Nakuha natin siya sa mga PCB substrates. Yung may mga maliliit na board na pinakita ko sa inyo last time. Ayan. Tsagaan lang talaga. Gawin mo lang siyang hobby mo. Yun, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!